ganda na yung panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, buulan, aataw. Hindi alam na ano na ito is pwedeng maging pagkain. One or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign yan eh, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusapan po natin ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw. Ako po si Amy Boyko. Dito ang mag-agree na tayo. Ngayong araw, kasama ko po si Ka Sendo o si Ingeniero Sendo So, ang chairman po ng SINAG, Samahan ng Industriya ng Agrikultura. Si Doc So, si De Leon, ang ating dalubhasang veterinaryo. At ito, na-miss natin to, si Dr. Corazon Occidental, ang presidente ng Philippine Veterinary Medical Association. Ayan, hello, Doc! Hello, magandang hapon, magandang araw sa inyong lahat. Happy New Year and Happy Drinkings! Cora! Yes, so happy Dr. Cora! Yes, nag-abroad ka ba at nawala ka? Nag-abroad ka ba? Nag-abroad ako sa kabilang ibayo. Ah! Nag-busy-busy yan, sir, sa PBMA natin. Kasi okay. Malapit na ang convention. Okay. Kamusta? Okay, Doc, dahil... Convention? Yan nga, tatanong ko. Dahil hindi ka namin nakasama ng mga unang episode nito, pagpasok ng 2021, kamusta ang celebration mo ng New Year? Actually, usual lang yung celebration and lailongan, di ba? Kung tutusin, kasi bawal lang paputok eh. Eh kami, traditionally, ang dami namin paputok every New Year. Pero this year, talagang talagang mas naghimpit sila. So, medyo na busy lang tayo sa PBMA duties na din. Sunod-sunod yung aming pagkakapon. Tagahabon. So, pero otherwise, everything is okay. Busy lang para hindi nagbakasyon. Tuloy-tuloy ang trabaho kahit na holiday na, Doc. Tuloy-tuloy eh. Pero masaya naman. Ang importante, healthy tayong lahat at masaya ulit tayong nagkita-kita ngayong hapon. Yes, oh, Doc. Itong New Year, na-miss ka namin eh. Parang January eh. Parang nakailang session na ba? parang ano lang, 2 weeks. 2 weeks? 2 weeks. More than. Pero talo kasi yung presence mo, Doc. Talagang nakakamig. Yeah, babawi ako. Ayun. Babawi ako ngayon sa ano ulit. Next month ulit. Hindi, joke. Kayo kasi na sa kayo nag-Christmas and New Year ng pamilya mo? Dito, Christmas sa Pangasinan, New Year sa Manila. Masaya naman. At least, Yung sa Christmas, nag-Zoom, Christmas party. Ng mga kamag-anak. At tapos, itong New Year, wala, family lang talaga. Yes. So, huli kong nakita si Doc Sosi at saka si Ka Sendo, in-invite namin siya sa Christmas party ng Bulacan Hog Farmers Association. Kasi Amy, ako yung secretariat nila for 28 years. Ako, kaya busy si Doc eh. I hope nag-enjoy sila. Ah, enjoy talaga. Nanalo ata, Doc eh. Si Doc Sosi, yung apo niya nanalo. Nanalo din. Saka yung mga, may mga, iba na rin ngayon yung games. Iba na rin yung games at saka yung mga presentation, di ba? Program, nag-iisip tayo ng para ma-adapt sa situation. Like, masaya rin yung TikTok contest namin. Dress your pet, dress your kids. Yun. Itong 2021, yung mga news na lumalabas, puro nakakatakot din. Bakit? Bakit naman? Bakit? Sir, grabe, nakakatakot. Na kilala natin na COVID, di ba? And may nangyari pa sa hotel na galing sa yan. Yan yung Sapal, diba? So, local news na nakakatakot. Pero yung mga international news, sobrang nakakatakot din. Like yung mga number of deaths
sa Europe at sa USA. Increase na increase. Sir, 1,000 last night, 3,600 sa US, 1,000 sa Germany, Italy, Brazil. Ganun. Tapos yung may new variant pang sinasabi na ang nakakatakot, may passenger ng PAL na galing sa Philippines, positive sa new variant pagdating sa Hong Kong. That means, Susie, meron na tayo. Kaya mag-ingat. Ingat lahat. Opo, mag-ingat po ang lahat. Tatalunan ko muna yung mga magugulong sitwasyon. Ayan. Tayo po ay dadako sa ating topic ngayong araw. Ngayon po, pag-uusapan natin. Kasi mahilig po ba kayo sa mga hot choco, ganyan, yung mga tsokolate. Okay. Yan. Kasi itong holiday talaga, madami na tumigay ng mga tsokolate. In demand. Ako, tradition ko po pagka po New Year, masarap po ang kokwa. Diba? Yung mainit na tsokolate. Parang yun na talaga. Champurado. Masarap din po ang champurado. Yan ang mga... Nasa isip ko yung chocolate na ginaganon. Sir, Cassandra, ano yung salitali? Ano yun? Yung chocolate drink na ginaganon para talagang malapot? Ano yun eh? Typical Filipino chocolate. Baterol. Binabaterol. Kita mo, talagang mas bata pa rin sa akin yung si Doc Sosa. Lahat na alam. Hindi ko yata lang. Kaya memory gap po. Mas bata daw siya, Doc. Popular sa Bulacan siguro. Tarlac. Sa Baguio, hindi ko naging dati. Hindi ko pa alam. Doc, sorry. Popular yan sa North Luzon kasi. May restaurant noong araw sa Tarlac, dinadayo yan na, yung Baterol Chocolate na yan sa Vilmar. Hindi ko masyadong... Pag dumadaan ako doon, kumakain lang. Eka, Doc Sosie, ano ang top favorite mo na chocolate drink? Ano? Chocolate drink? Kasi marami yan. May Starbucks. Hindi ako nag-chocolate. Ano? Hindi ako nag-Starbucks. Hindi, ako lang ako, blend 45 lang. Blend 45 kami mga magbubuhin. Blend 45 lang kami. Pero yung decap, hindi ka pa kinukuha ko, decap. Oo. Ako, nakikita ko yung color yellow pa yata yung packaging niyan sa lolo ko. Sa lolo ko na po, Doc, favorite kasi yung yung Starbucks na chocolate milk, ano, cold chocolate drink na yan eh. Cold chocolate. Powder yung powder saka yung bilog pa, meron pong bilog po eh na lulusawin mo tapos yung talaga ilalagay mo parang pakukuluin mo, yun yung magiging hot chocolate. Yung bilog-bilog pa siya. Masarap din yun sa champurado. Ayan. Ayan, nagkakaanoan tayo dito ng usapan chocolate. Yes, no? Hindi bilog ang tawag doon. Tablet. Tablet. Tableya. Kasi hindi pala ko alam mo na yun. Para tayong nagpipinoy henyo dito eh. Pag-iisipin, isa rin malaking potential na tumutubo pala sa inaanirin pala sa Pilipinas yung chocolate. Bakit hindi natin ma-i-export, Ayan, Doktora, mamaya tatanungin natin sa international yan, di ba? Sa international, kulang yata yung chocolate. Opo, ang alam ko nga po, 1% lang ang inaambag ng Pilipinas internationally. Pero pag-uusapan natin yan mamaya, so pagbabalik ko lang, mag-agree na tayo. Babalik po, mag-agree na tayo. Cassandra, Doktora, and Doc Sosie. Ayan, papakilala ko po sa inyo ang ating guest. Siya po ang may-ari ng Rosit Cacao Farm. 3 dekada na po siya nagtatanim ng cacao. Dati po siyang mailman at ngayon ay isang successful farmer. Siya po si Tatay Grover Rosit. Hello, Tay! Hello! Hi, Bear! Ay, Grover! Tukayo tayo, ha? Tukayo. Parang para tayo ng hairdo. Yes.
Pareho, pareho. Pamilya, okay. Pamilya. Simulan ko yung tanong, no? Simulan na natin yung tanongan. Kasi kanina pinag-uusapan namin yung kakao sa kakokwa. Pag-uusapan natin yung kakao. Pero kanina, napag-uusapan namin yung kokwa. May pinagkaiba po ba yung kakao sa kokwa? Basically, ang kakao is ang pagkakao ang tanong natin, it's all about the plant. Pag product na siya, it is they call it cocoa, cocoa powder, cocoa, ganon, no? Most of the term that is being used sa process na ang cacao is cocoa. But talking in the farm, it is cacao. That's what I know. Ayos. Ayos ang unang learning natin ngayong hapon na ito, ha. Hindi natin alam yung difference, eh, no? So, Bear, pwede ba akong magtanong? Yes, nabalitaan ko na 30 years na pala ikaw diyan sa cacao and / cocoa industry. Paano mo i-describe ang kasalukuyang kalagayan ng cacao industry sa Pilipinas? Well, cacao ngayon is one of the high value crops na sa Pilipinas because of its magandang presyohan. At the same time, for me, being there for the past 3 decades, ang cacao kasi na produkto cannot be controlled, cannot be cartelled because there are so many small players. Kasi halos lahat ng Pilipino gumagawa ng tablea, gumagawa ng hot choco, gumagawa ng chocolate cakes. Yun, they are the small players, no? Even in the foreign countries, yung mga small houses or small family, they are making their own personalized chocolate making. So hindi siya ma-control because so many small people are buying the cacao fermented beans or the cacao beans. Ibig sabihin malaki kasi ang potential kaya marami interesado. At the same time, it is not for food as of now, no? Cacao is being used for cosmetics, yung pagpaganda. Oh, really? Even yung another learning yan, Amy. Even yung cacao, yung ano natin, tablea, it is being melted. Minimelt yan, and then ginagawa yan sa ibang mga spa, specialized spa. Ginagawa yan, minimelt yan, ginagawa yan body scrub. Ang alam ko si Doc Coram. I don't know, but they are doing it. I think si Doc Coram gamit ano, milk. Oh, parang. Coach me. Si Miss Ami gumagamit. Eh. Kami ni Doc Sosi, pwede yung cacao. Kami gumagamit pero sa ulo namin linagay ni Doc Sosi. Okay, ako seryoso na muna. Ako na muna pwede magtanong. Sige po. Paano ba yung tinatanim? Gano'ng kalayo ang distansya ng bawat kakao? Okay. Paano bibili ng punla niyan? Kasi kung ano ba, OFW ako, paano ako magsisimula magtanim at kailan ako aani? Okay, cacao is really a very good for the, lalo na mga retirees, OFW, because it is only the perennial crop that you plant it today. 24 months from planting, it will start to bear fruit, but not as its peak potential, but it will start to bear fruit. So you will no longer get on your pocket for the maintenance. You can get 2 years after, you can have now the maintenance sa mga bunga niya na starting na bunga niya, and then later on the next 4 to 5 years, that is now the peak season for that is now the peak or the yung parang doon na siya talaga bibigay ng maraming bunga. And those for the OFW, marami akong tinutulungan for the OFW para naman yung mga pera nila hindi mawaldas o hindi malagay sa mga ibang-ibang ano. So parang pag-uwi nila, they will not stay forever in other countries. So they have to go back to the Philippines. And then kung walang pinalagyan ng pera sa magandang paraan, then so cacao is one of the good investment for OFW. Yung ano ba? Manong yung ano ba yung sa cacao dapat
May female male ba yan? Kasi sabi nila last time sa akin, parang kung tatanim ka, dapat hindi basta-basta. No? Dapat eh, may klase. So, ano ba yan? Na kailangan ba? When you plant cacao, from my personal experience, when you plant cacao, the best way to do is to graft it. Then itong mga bud stick or tinatawag natin bud stick or scion, yung pangdugtong, came from a heavy fruiting cacao tree. Even maraming varieties ang cacao throughout the world. It is more or less about 19 or more. Oh, but it's up to you saan ka gusto na variety na kukuha yung gusto mo. Because some farmers want it aromatic, some farmers want it na talagang maraming bunga to give him a big income. So, the best things for you to do is to graft it with a heavy fruiting mother tree. Walang babae, walang lalaki, but it came from the genetics of heavy fruiting family or heavy fruiting tree. It depends on any kind of variety, you can do it. But from my 32 years in farming of cacao, my suggestion throughout the Philippines, because I've been roaming around for cacao farming seminars throughout the Philippines, so I suggest kung gusto mong kikita, you plant this VR25, UF18, yun ang maganda. Yun ang hiyang dito sa atin sa Philippines. Yung puti na klase, yung cacao may puti. Yung tawag lang Criollo. That is the old variety that is the variety that brought to us the original variety that brought to us with the Spanish time, the Galleon trade. Yun yung mga variety na dinla dito. But as of now with the advance of the technology, with the study of fermentation process of cacao, the aroma can be taken out of any kind. From my personal experience again, of any kind of variety, you can have its best aroma basta magaling ka sa fermentation process of any kind of cacao na itatanim mo. So halimbawa, magaling ka sa fermentation process and maganda yung mga breeds na selection. Bear, paano naman ang weather condition? Yan ba eh seasonal ba yan? Yan ba namimili ng tag-ulan, tag-araw o ng like gusto lang ba niya sa Davao? Okay. Ang cacao before, they said that it is only good for Mindanao. But the position, the global position of the Philippines is on the tropical side. So, meaning the whole Philippines is very feasible and viable for cacao farming. The only thing that you have to take into consideration is how it can be taken care of during its juvenile stage until its fruiting time. Which is how long? Sa buong Pilipinas. Bubunga po siya. Talagang bubunga siya. And then, second is, cacao is classified as an agroforestry, wherein kung nabubuhay yung coconuts, nabubuhay yung acacia, nabubuhay yung mahogany, nabubuhay yung mga klase-klase na makan, cacao will stay there and will be feasible there. Provided, you will not exceed the 1,000 meters above sea level elevation. Mabubuhay pa rin ang cacao, but the fruiting, during its fruiting time, they are susceptible to fungal infection because malamig masyado ang high elevation. So basa palagi yung bunga. So there is a tendency that fungus will infect the pod. Yun ang isusunod kong tanong eh, kung ano yung mga, kung may sakit ba sila eh. So yung fungus pala yung number one. Meron naman. Fungus, meron tayong tinatawag na, meron tayong VSD. Vascular streak dieback, wherein the cause of the paano yan i-detect is mag-start yun sa dulo. Yung dulo maging yellowish yan, bababa, kaya tinawag yan dieback. And then if it is not addressed well, talagang mamatay yung buong puno. But if you have the gap, yung good agricultural practice, it will never happen to your cacao farm or cacao plantation. Bear, are you an agriculturist or a graduate of forestry? Hindi po. That is based on my experience. Iba po ang kurso ko. I am a mining.
engineering. Mining graduate. Engineer. Hindi, hindi po ako engineer. Graduate lang po. Yun ang naging passion niya, no, Kasendo? I took the board, but did not pass. Mga frustrated engineer. But I've heard na yung ano, yung chocolate sa Davao, talagang ano na yung number one product na daw ng agriculture nowadays. It won so many awards in Paris, France, in other countries. Yeah. Dapat pala, no? Dapat pala kumuha tayo ng mga breed galing dun sa Davao, no? At hindi yun, posible. Manong Bear, yung grafted noon eh, for example, kumuha ko ng grafted eh, tatanim ko sa bundok, dun sa may bundok mountain area ng Balungaw, no? Malapit ito yung sa hot spring eh. Hindi naman ano, hindi naman apektado yung sulfur dito sa mga ganung klase. Hindi naman siya very strict sa kind of soil, sa kind of terrain, hindi naman siya ganun. Kasi ang classification is just an agroforestry. Just a normal. Kaya lang, hindi na-introduce sa lugar na yon yung cacao. Hindi nakasanayan ng mga hindi Pilipino. Hindi nakasanayan, yes. You're right, though. So, yung may sinasabi kang stage kanina, yung from juvenile to matured stage, ilang years yon? At saka, ano ang life cycle? Ano ba hindi life cycle? Yes. Yung buhay ng isang punong cacao? Every time I have a training in Davao, in Visayas, and then in Luzon, sinasabi ko yan sa inyo, kayong lalo na may mga baguhan, mga bata na mga mag-attend, sinasabi ko sa kanila, itong mga millennials ngayon, hindi na maniwala sa forever. But if you will plant cacao, you are planting your plant, your cacao in your farm will stay there forever. Learning number 3. Naman mga highlights natin. Bakit naabot yan ng... Bakit maging forever yan? When your cacao reaches 35 or 40 years old, meron na yan senility. Senile na siya. Senile. I don't okay. know they are. Senile pero yan. It's old putulin already, mo yan. Ah? Okay. Putulin mo yan and then merong bagong suhi na lalabas. And considered na bata na yon. Dugtungan mo na ulit yan through grafting. And then you are as if planting a new one. It will again stay there for the next 35 to 40 years. Kaya nga, pag magtanim kayo ng cacao, it can be transferred generation to generation. Forever yan dyan. Because through rejuvenation. And then pag rejuvenate mo yan, as if you are planting a new one, it will be productive again for the next 30 years. So, next generation ulit, putol ulit, dugtong ulit, next generation ulit, putol, dugtong ulit. So, that's how the cycle of cacao. It will stay there forever. So, kung tutuusin eh, ano, di ba, nakabayable, hindi lang si malaki yung potential, napakabayable ng cacao. Magkaka ng ilang pakanting lote, tamnan mo to, kasi forever na, pakikinabayan. Yeah. Yung ano pala, Manong Bear, yung cacao, no? Pagka ilan, kunyari, nagtanim ako ng grafted, eh, or ilan years, eh, pwede na ako mag-start to harvest? You will be starting to harvest 24 months from planting. If you are good, or you have attended seminars, yung good agriculture practices, the protocol you follow it, 24 months from planting, it would start to bear fruit. Pero hindi marami. No, mga 5, 6, but on the following years, in the next following years, ang maximum na maganda talaga yung cacao genetics mo, maka-maximum ka ng 200 pods to 300 pods per tree. Oh, 200 pods per tree. Anong year niya? Anong, I mean, 24? Mga 5th year. Ano yung onward. Peak niya? Mag-umpisan 5 taon. Year. 5th year. 5 taon onward. Tuloy-tuloy na po yun hanggang umabot na sabi nyo kanina. Hanggang 25 years, yes. Ganun na yung ano na dami na kayang i-produce. Oh, maganda nga ang investment ito. Pero tayo, balikan ko yung simula mo, no? Opo. Ikaw ay dating mailman. Tapos, Kartero. Opo. Tapos, paano mo naisipan na pasukin itong cacao? Tapos, ilang puno ba mulan mo para makita natin kung gaano kalaki yung natutunan natin at kinita na rin. When I got married,
I was supposed to work in part of Inget sa kasi mining ako. But I got married in when nagbakasyon ako sa amin. So na nakapagkasawa ako, my wife is a teacher and then ako naman walang trabaho na mapasukan kasi mining dito ever since Mayor Duterte was the mayor, bawal walang mining talaga. So I have to find other work. So nakapasok ako sa Philippine Postal. Post office pa yun noon. Post office. Ngayon, Philippine Postal Corporation. Eligible naman ako. So, I got employed there. So, during my, ano, during my holidays, during, kasi hanggang Friday lang ang work, during Saturdays and Sundays, yung farm na maliit, about less than 3 hectares na farm ng misis ko, which is her ear niya. So, tinamnan ko ng cacao kasi ilalim ng niyugan, walang tanim. Niyugan lang, ilalim, ano lang, lagyan lang ng mga hayop ng mga ano, kapitbahay, sayang naman. So I started planting cacao, not outright marami, I plant 20, 30, pag may allowance yung binigay sa amin ng gobyerno, makabili kami ng 100. The whole is being planted for more or less about 3 years. And then, just little by little, I also do the personal experimentation from my own farm. To cut the story short, that's why I planted cacao because my preparation is to when these 6 children go to college, mapapaaral ko sila kasi yung sahod ko at sahod ni Mrs. cannot be 6 yung anak ko kasi 6. So napapaaral ko sila, wala nakahinto. And then my advocacy now is helping farmers. Meron akong Bangon Luzon program ngayon. But ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko na talagang sinishare ko sa mga farmers is yung 6 na anak na katapos, isang anak ko nag-graduate sa College of Medicine. Isang kartero lang ako, si Mrs. Isang teacher. Congratulations! Ang galing! Yes, you should be proud. You should really be proud. To my mind, I never. Congratulations! Hindi ko gagawin, hindi ko kayang paaralin yung anak. Hindi naman siya scholar. Oh, alam niyo magkano ang medicine pag mag ano na? Yes, alam mo napakamahal per semester, nasa 150,000 pataas eh. I am very proud of it. Kaya natapos na sila lahat, sabi ko sa mga anak ko, I will give an advocacy. Ngayon meron akong Bangon Luzon program. Meron akong Zoom meeting every week, tinutulungan ko yung mag-nursery doon para naman ma-revolutionize yung nursery operation. Mahal kasi masyado yung seedling sa Luzon because we cannot blame the nursery operators kasi it came from the above. Dadali nila sa Luzon. Ang ginagawa ko ngayon, tinuturuan ko siya sila paano magawa ng nursery. Ipapadala ko yung seeds. After 5 months, ipapadala ko naman yung bag sticks for science. Doon na sila nagbubo. Luzon ang contact mo na nagpo-produce ng nursery at madayo, Bear. Po? Saan namin pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng cacao dito sa Luzon? Meron sa Batangas. Aha. Sa Padre Garcia. Okay. Is ano, Erlinda Lindog. Yun, meron. Meron din sa Tarlac. Si Doc, kilala siguro ninyo. Kilala man yan sa agriculture, ano. Si Doc Rene Sumuang. Ha? Yun. Sumuang. Oo, kilala ni Kasendo. Ayan. May source na tayo. Hindi na tayo kailangang magpa-ship ng ano, ng mga grafted na kakao kay Bear. Kayo din, if you wish to do it, make nursery, send ko yung seeds, and then just follow the protocols, follow the Zoom meeting, and then the next again is padala naman tayo ng bud sticks for science. So you can save more than 50% of the cost of the seedling. Congratulations. Congratulations sa success at saka sa advocacy mo at saka sa positive because approach. But I feel the farmers during they were hit by the 4 typhoons. Yes. It is my initiative. Sabi ko nga during the Zoom meeting, baka mayroon kayong magtanong kayo bakit ginagawa ko ito. Hindi ako politiko, wala akong plano na tatakbo sa Senado kasi nandiyan pa yun si Senator Bato. Pag wala na siguro tatakbo. Sige muna, napapalayo na tayo. Napapalayo na tayo. Sisingit lang ako. Yung bang cacao eh, magkano ang presyuhan? Yan ba ay world market price din? O depende sa kung may available, tsaka kailan ka ba nag-harvest? Paano mo malalamang
hinugda yung cacao. Okay po. Ang cacao, based on the international pricing, hindi talaga siya bumababa. Walang ganun na chart. Kundi slowly. Ganun lang. Steadily increasing. Pero no time na nag-drop siya. So basically, Davao have ranges from 130 to 180 pesos per kilo. Depende sa klase, depende sa class A, class B, and then depende sa variety, and then depende how it is done during the fermentation process. And dried na yon, Bear. Dried na yon. And then you can identify sa hinog na cacao. Number one, it will change its color. Some become yellow, some become orange, some become light red. Kung hindi mo ma-identify na hinog na ba ito o hindi pa hinog, tutok-tokin mo yan. Pag tuk-tok mo, parang halo na ang marinig mo sa tinga mo. Ano na yan? Hinog na yan. Kahit green pa siya or burgundy pa siya. Kasi ang logic dyan is pag ang seed sa ilalim mo, mag-ano na siya, mag-detach na siya sa pad, meaning hinog na siya. So kung ang seeds hindi pa nag-detach sa pad, pag ganun mo, medyo hindi siya halo pakinggan. Pero pag ganun mo, pag pick mo ganun, pag halo na siya, hinog na yan. But on the other side, I am always putting the mindset of the farmers, the cacao farmers, that if possible, do not sell your fermented beans or your dried beans to traders. Instead, do the value adding. Yung pinag-usapan ninyo kanina at the very start, gawin ninyong tablaya. Gawin ninyong, meron akong cacao wine. Meron akong cacao vinegar. Yung shell niya, yung pad niya, ang iba ginagawa naming organic fertilizer, ang iba ginagawa naming cacao fuel briquettes, uling. So these are the value-adding things. Kasi if we will just put our mind na dried beans lang palagi ang ipagbili natin sa traders, kikita ka. Mako-confine sa marketing, correct. Kikita ka ng mga 300,000, but it will be tripled or doubled or even 10 times. Kung if you will do the value-adding. May mga nababagsakan na po kayo ng mga process na yan. Meron po. Cebu. Kasi Cebu talagang mahilig sa tsokolate. Ano ang mas malaking market? Yung pang beauty products o yung pang Ang pang beauty products are just the normal. It is only the tableya, and then the span now is the one melting it, and then lagyan nila ng oil, lagyan nila ng anong gusto na bango ang gusto ng customer, yun ang na-i-body-scrub na nila. Ano yun, Tatay Grover? Itong ano mo, bawa yung beauty product na yan, ihahalo yung tableya. Kayo nagpa-process o i-deliver mo itong tableya? Tableya ang bilhin niya sa akin. Sila na ang okay. Gumagawa sa loob. Oh. Tableya yun yung mga dried fruits eh, no? Sabi nila, pure ang tableya. Kasi yung tableya ko kasi wala, no sugar added. Walang kinuha na butter, walang kinuha na oil. Cacao oil and cacao butter. Talagang nandoon lahat. So once you will scrub that in the body. So I don't know, kasi sabi nila kumikinis at talong, gumaganda daw yung mga anak. Yung mga anak ko ganun din siya. Hindi na bumibili ng ibang produkto diyan, yun ang ginagamit nila. Kasi they might also have also the same result as what my customers are talking. Opo. Tay Grover, i-ano nyo nga po ako ulit. Balik nga po tayo. Magkano po yung seedlings ng cacao? Okay. Ang seedlings ng cacao here in Davao is very, very far sa seedlings ng Luzon at Cagayan. Ang seedlings dito sa Davao, it ranges from 18 pesos to 25 pesos. Meron 18? Kasi akong 18 pesos. Grafted na yan and ready for planting. 18 pesos to 25 pesos, depende sa nag nag ano nag nag nag
depende sa nursery, how much do you, ano. How about in Cebu? In Cebu, it is more, pinakamura sa Cebu is 35 to 50. Oh, in Manila, ang laki mura pala dyan. Is 45 to 60. Kaya nga, ginagawa ko yung Bangon Luzon program ngayon. Itong mga seedling production mo sa Lipa at saka sa Tarlac, eh, umaani na ba? Meron na kayong binibenta? Always, always kulang, always kulang. Kasi itong ano, itong Bangon Luzon program is a direct ano, direkta ito na yung proponent talaga sa during the Zoom meeting, meron silang lupa na 5 hectares, 3 hectares. So kung 5 hectares 'yan kasi ang population ng isang hektarya is 1,300. 1,300 ang potential na puno. Na puno. Per hectare. Per hectare. So meron kang 3 hektarya, you need 3,000. 3,000, okay. Magawa ka ng nursery good for 3,000. So, para hindi ka na makabili. Ngayon, kung may bibili, ipagbili mo. Seedling ka ulit. Kasi not outright, you can plant it in your farm. Curious tuloy ako, Bear. Parang entrepreneur rin. Curious ako, Bear. If it's okay, magtanong lang ako. Yes, ang ina, 32 years ago, nag-start ka hamon ng 20 puno, naging 100 puno. Eh ngayon, gano'n nakaraming puno mo? Medyo marami na rin. So, ilang hektarya na lang? Ilang hektarya na lang? Mga 20,000 puno. 20,000 puno. 20,000 na puno, 20 hectares na ang kanyang anuhan, kakao. Pero ngayon na yan na-acquire after na may 6 children finish sa college. Nung una, yung pera ko nakita sa kakao, doon pumupunta sa eskwelahan. Pag-uwi ko sa bahay, ice water lang at saka barbecue lang kinakain ko. Wala na talaga yung ilang. Robert, sa isang puno, ng kakao, ilang bunga o 4 kilo ba yan o papano? Okay. Ilan lang na-harvest? Okay. All year round ba yan o papano? Okay. When your cacao reaches at the age of 5 years onward, namumunga yung cacao mo whole year round. But this whole year round fruiting of your cacao, it ranges, ano ito ha, very very conservative estimate ito, just for the ordinary farmers. It ranges from 60 to 150 pods per tree per year. 100 to 150 or 180 pods or even 200 pods per tree per year. What do you mean by pods? Bunga. Bunga. Fruits. Ilang kilo naman, ilan namang pods ang isang kilo? Ang conservative estimate is 20 pods equivalent to 1 kilo dried beans. 20 pods equivalent to 1 kilo dried beans. 20 to 25 pods equivalent to 1 kilo dried beans. Ngayon, kung meron kang 100 pods, meron kang 4 kilos of dried beans per tree per year. Multiply mo yan ng 1,000. That is 4,000 kilos. 4,000 kilos times 150. Okay, kita ka ng 600,000. Gross. Less overhead expenses. Maliit lang naman ang operational expenses mo eh. 25 to 30%. Really? Sa labor at saka sa mga anti-fungal products? Mga abono din. Abono. Manong Bear, yung ano ba? Ito ba, matakaw sa tubig yan? Or hindi naman? Hindi naman. Opo. Kaya lang itong nakikinig natin ngayon, if they wish to, baka tatanim agad sila. No. Ito ang number one ninyo is take into consideration. Baka tatanim agad kayo, bibili agad, i-blame ninyo ako. Before you plant a cacao. Before you plant, namin, syempre yes, passionate pa. Dapat. No? Before you plant a cacao, make sure that there is a seeding in the farm that you have been planted. And there the is seeding a... is banana. Shading. Shading. So magka sila compatible, ganon? Cacao kasi in its juvenile stage needs 70 to 80% shading. Shade, I see. Pag mag-start na yan magbunga, reverse. It needs 70 to 80% sunlight. Sunlight. 20 or 20% na lang yung shade. So ang the best is saging. Bakit?
when your saging reaches 5 years old, mag-deteriorate na yung saging nyo, ma-started to ano, maraming sakit, and then yung iba, hindi na maganda magbunga. And then 5 years after, full blast ng kakao nyo. So you are just doing as if you are ano, you are changing your crop from banana to cacao. Maganda pa ang tubo ng kakao nyo, sigurado pa. So huwag kayo magtanong ng kakao diretso na walang shading. It will be very hard for you to grow it, and definitely you will suffer kasi matagal talaga magbunga yan. It needs shading. Opo. Ito tayo yung grower naman. Dahil nasabi mo, kailangan niya ng shading. Pagdating naman po sa mga storm, yan, mga bagyo, gano'ng ka resilient okay ang ating kakao. Pero sagutin mo yan sa ating pagbabalik. Magbe-break muna tayo. Magbabalik po ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo? Agree na tayo. Babalik po ang mag-agree na tayo. Kanina iniwan ko yung tanong, Tay, gaano ba ka-resilient itong ating mga pananim na kakao? Ang kakao, typhoon, drought, we cannot control it. But we can mitigate something to save our plants, to save our cacao. Okay? The best thing you do, lalo na dyan sa Luzon, dito sa Luzon, I suggest when you plant cacao, plant the grafted one. Number one reason why I suggested you plant the grafted one. Because the grafted one will not grow tall. Hindi yan mataas ang tanim mo. It is more or less resistant to typhoon. Kasi ang hangin nandun kay taas eh. Yung cacao mo is in about 20 to 30. So there is a tendency na dahon lang yung masira and then hindi mabuwal. Hindi mabuwal because mababa lang siya. So yun ang number yun ang isa na ano ko suggestion ko na never plant a non-grafted because yung non-grafted it will grow tall, it will reach up to 15 or even 20 or even 25 feet. So very ano siya, very delikado siya pag may typhoon o malakas na hangin, mabuwal siya, matumba siya. Okay? Second, kahit na tinamaan ng bagyo. Ngayon, tinamaan ng apat na bagyo ang Luzon. Ang dahon lang ang matanggal niya. Nakalbo lang yan, pero hindi tulad sa amin na hindi nababalik yung buhok. Yung sa kakao, babalik yung dahon. Sigurado ako. Sigurado ako babalik yung dahon. Yung sa so atin, talagang forever, eh, no? Hindi na sa ating totoo. Wala na tayo. Wala na tayong pag-asa. Pero sa kakao, may pag-asa pa. So, tinamaan ng bagyo. Okay, okay. May pag-asa, may forever. Robert, yes, tanong ko, ano na naka sa tagal mo dyan sa industriyang iyan, purely private, ano ka ba, farmer, nagkaroon ka ba ng suporta galing gobyerno or Department of Agriculture? Purely private ito, ma'am, and I am the one always there if the government asked me to have some lectures, some... It's the other way around. Yes. Ay, galing, but, ah. But as of now, because of the Bangon Luzon program, the government now, especially the leadership of Secretary Dar, have helped me for this purpose. I see. Just to have the sufficient seedlings and... mga logistics na gagawin namin for the time when this project will be going on. Pero I did not have some loans requested 30 years ago. It is just by my own sariling sikap. Opo. Sariling pagod. Galing. Pero meron dito sa akin ngayong farm, the Felmec is doing, kaya nga meron akong cacao wine, cacao vinegar, cacao fuel briquettes because of the Felmec and the BOST. They are the one teaching us, ang maganda kasi dyan is they are transferring the technology to me. Kaya nga, I can explain it well. Ngayon din, ang gumagawa na yan dito ngayon sa farm ko are my workers. Sila na, I just supervise them. At the very start, kami ni Mrs., but ngayon sila na ang gumagawa. And then I go on with the advocacy of helping farmers, sharing my experiences, yan, yung Bangon Luzon program ngayon yan.
Opo. Eto, itanong ko naman, ano po ang health benefits pala ng kakao? Gano'n ba kasustansya ito? Kasi minsan, alam ko, pag kumakain tsokolate, sakit ngipin mo. Pero ano po? Too much shit yun pag gano'n. Marami po. Marami pong health benefits ang kakao. The bad thing for kakao is yung nagtatableya, yung nagcho-chocolate, gumagawa ng chocolate, linagyan ng maraming sugar. It is the sugar that makes it But not the cocoa alone, ang kakao. Ang needs kasi kinakain niyan ng mga ano eh, yung cacao needs yung after roasting, hindi pa mo hindi niya pa giniling para maging tableya, kinakain niyan ng mga cancer survivors, cancer patients. Parang ano niya, parang chichirya na. Parang chichirya na talaga. May mga health benefits because talaga. Because of its antioxidant properties, mga anti-cancer. Antioxidant din. Kaya nga, ang sugar lang talaga. If you wish to have a very good result in your own self, minimize sugar and then inumin mo yan. Siguro yung mukha ko, ulo mo lang siguro ang kantro, I always drink chocolate na walang sugar. Later on, you will realize na you can drink it diretso kahit wala ng sugar. Kahit medyo, because you're already used to it. Sir, yung... saka sendo, Emmy, yes. Hindi na talaga, kahit ilang chocolate yung iinomin natin, hindi na talaga tutubo dito. Ganito na talaga ito. Hindi, also narinig ko na yung pinaka-importante, best property ng chocolate from cacao eh yung kanyang ano yung nakakapagpasaya daw siya. Yes. Nakakapagpasaya. It increases the adrenaline. Kaya nga kung meron tayong susuyuin, bigyan natin ng chocolate eh. Yun, doon nag-start yun. Diba, pag magalit yung si Mrs., hindi man chocolate ang ibinigay ko, tableya. Tableya? Lulutuin pa. kain ng dito. Pero ano kasi sabi po nila yung dark chocolate eh maganda din pang ano para sa blood circulation at saka po rin bawa kung meron kang ano mga tawag dito migraine eh pwede din daw po itong mga dark chocolate. Kaya usually ako kinakain ko po talaga dark chocolate. Pure, basta walang sugar, it is really good for our health. Oh. I have a client in Cebu who is matagal na, about 80 years, more than 80 years old, he's a doctor, cardiologist. Every morning, he never forget to drink hot choco without sugar. Without sugar. Robert, balita ko mataas ng kape niya na, ng kakao, tama ba? Parang adrenaline, I don't know the technical term for that, but parang maging ano ka lang, maliksi if you can eat chocolate. Mag-hyper, yes. That's right. That's right. Pag nanlalambot ka. Pag medyo gloomy ka, then yun. Mm. Yung mga boyfriend nila, bibigyan agad nyo si Turk ng chocolate. So, Robert, may factory din ba kayo ng chocolate? Wala ma'am, tableya lang. Sir, ito curious ako, paano ginagawa itong tableya? Ano po ba yung ginagamit dito, yung mismong punga, yung dahon? Yung fermented beans, yung ano talaga, yung liso na dried fermented beans. Ang ilalim yan is the meat. It is the cacao meat. Yan ang ginagawa nating tableya or dark chocolate. Yan din ang binibili. Yan ang pinaka binibili ng foreign countries. Teka, Grover, for clarification, kasi talagang nag-imagine din ako na kung papasukan yung business na yan, very interesting. Sabi mo, mayroon kang seedling production dito sa Luzon para hindi na, para madali yung source. Pero sabi mo din, mas magandang umpisahan na tanim yung grafted. Di yung seedling, hindi siya grafted. Okay. Yung seedling, hindi grafted. After 5 months, magpapadala na naman ako ng bud sticks o sayon, yung pangdugtong. After 5 months. So, ang bibili namin, budded na ang tawag doon. May ang bud na. Ang bibili nyo is already grafted. Grafted, I see. Budded and grafted.
Mamimili na kami ni Kasendo. Siya sa Tarlac, ako sa Batangas. Ibigyan na lang kita, sir. Tahimik si Doc Sosi, bukas nasa Tarlac na yan. Sir, una mag-order ka na, nagkakaubusan daw. hindi maubos basta para sa inyo. Okay. May reserve kayo sa amin. Okay, kurado, sigurado yan. Ayun, so bibili ka ng grafted and then 5 months and then kailangan may... Pero bago ka mamili, meron ka ng 7 buwang banana sa paligid ng 1 hektarya para mabuhay. Mamili muna tayo ng saging, sir, na itatanim. Uunahin mo na yung saging. Uunahin ng saging. Susunod, pag-uusapan natin yan, Dok. Ang saging na wala pag-uusapan natin. Si Sir Grover din na magpapaliwanag sa atin yan sa mga susunod na araw. Yan. Okay. Sir Grover, may tanong ako kasi di ba sabi mo yan, nagawang tableya, tapos pinuproduce nyo, nag-i-import na rin, I mean, nag-i-export na rin ba kayo? Sa ngayon, wala. But I have some conduit na sila yung nagpapadala sa labas. Kasi marami kasing requirements and it would give us so much time to do the process. So, palagi kasi ako sa farming, sa training, ganyan-ganyan. So, sila na. I have some contacts na sila na. And then, I will be the one to supply them. Pero sa nakikita nyo, sir, kaya natin mag-export ng mga tsokolate? Kasi sabi mo, nananalo yung quality. Kaya naman. Kaya lang, it's high time. Kaya nga, it's part of the project of the government to massive planting of cacao. Maraming pagkakakitaan no sa Pilipinas. Then, interesting talaga itong programa natin na to. Paano kasi? I mean yung area natin maraming nakatiwangwang, di ba? So, oo nga. Puro dapat yan. Mag-campaign tayo ng mag-campaign sa mga kapwa Pilipino. At the same time, maganda ang kita. At the same time, you are greening the goat. Yung environment friendly talaga. Instead of planting mga puno, yun. Alam mo ba, Grover, ang mga kasama natin si Doc Sosi at saka si Kasendo ay mga farmers din ng swine and poultry. Yes, so, yung paligid ng farm nila, magiging maganda pa yung temperature kasi saging. Ewan ko lang kung ano yung mga parasites or insects ng saging na makakasama din sa ano. Pero saging, makakalamig, tapos merong kakao. Meron akong mga poultry dito na I planted, we planted saging and cacao around sa buffer zone. Sa buffer zone. Malaking tulong yun sa broiler, sa layer. Sir, yung mga nursery mo po dyan, talagang hands-on kayo. I mean, lahat, pinomonitor nyo yung mga nursery nyo for that. Once na I will be in Luzon or in the Visayas. Pag uwi ko dito, hindi pa kami magkita ng misis ko, nandoon ako sa farm. Parang nagalit na nga si misis eh. Ano ba yan? Naman nag-report. Galing ka sa airport, diretso ka na sa farm mo, hindi mo na ako tinitingnan. No. But anyway, talagang if you love farming, hindi ka natamaan ng parang naging lousy na yung ano mo. Every day, it's just a very, very fresh learning in the farm, even though matagal na ako dito. Manong Bear, alam ko anong sagot dyan eh. Kasi nagko-collecta ka ng pera. Pero pag uwi mo ng bahay, ibibigay mo sa misis yung pera. hindi naman. Meron naman tayong mga programa for our kasamang mga magsasaka. Kaya nga sabi ko sa isang training na ginagawa ko, it is not all about business. It is not all about business. It is not all about money. It's all about helping. Yeah. Oh. And then, susunod lang yan. Everything will just follow. Yeah, tama. Tay Grover, ito na po. Last na question ko po sa inyo. Sa loob ng 32 years, ano po yung mga na-encounter nyo na naging problema? And ano po yung natutunan nyo na kaya nating ipasa sa mga
gustong pumasok dito sa larangan na ito? It is always there. The failure is always there. 1,000, 2,000 failures are there. But do not discourage to it. Make it as your inspiration to overcome those failures. Kung hindi naman ako agriculturist, mas lalo na ako na maraming failures because I am not an agriculturist. But I persist. I go on. Just go on. Just move on. Ang maganda kasi sa isang farmer, when you fail, nandyan pa yung puno. Next month, next 2 months, next 3 months, namumunga ulit yan. Kukuha ulit ng bunga niyan. You fail again, next month, namumunga ulit yan. Next year, namumunga ulit yan. Until sa stand you got the good formula. Yes. Yan ang maganda sa farming eh. Unlike in other business, nawawala na yung hardware mo, wala ka ng pera ibili, wala na talaga. Pero dito, wala kang pera, may bunga pa rin siya next year. You can again do what you want to get. Pag ba naman hindi pa tayo nag-farming yan eh, ha? Napaka-inspirational lang ating guest, ha? The very big reason why I really shared this experiences of mine to farmers because I never dream of the meron akong doktor. Because we were not born with a golden spoon. No? Pero ngayon may doktor na siya. Yes, yun ang ilagay ko sa utak ng mga farmer na gusto makinig sa akin. Yes. Do not be just a farmer. Be an agripreneur. I was featured in the BBC, the first Filipino farmer, first featured in the BBC. Isang line, ano ba talaga ang masasabi mo sa cacao farm? Sabi ko, even if you have 1 hectare cacao farm, I can guarantee you that you can send all of your children to college. Wow. Oh, yun lang. Because I experienced it. 6 yun sa akin, 2 hectare lang yun eh. Oh. But be an agripreneur. Yes. Huwag kang just stay there na pag may bunga na, you just send it to the traders. Yung traders, nagkapagero ito, nagkabay ka lang. Pag-invest mo yan. Ikaw, parang familiar, no, sir? So, si parang familiar. Tika na. Parang nalalayo na tayo eh. Kakawa pinag-usapan natin eh. Robert. Hindi, sir. Meron bang pagkakataon na nalugi ka sa hinarvest mo? Meron bang pagkakataon na nalugi ka sa hinarvest mo? Marami, sir. Marami. Bakit ka nalugi? Okay. Typhoon. Mataas na init. Drought. Ninakaw. Nakawan. But yun, sabi ko kanina, okay, nanakaw ninyo yan. Umiinit ngayon, pero not all throughout the years, merong drought. Next year, bubunga ulit yan. Babangon ulit tayo. Importante lang talaga. Importante lang talaga sa farmer if they want to plant cacao. They have to strive for the first 2 years. Pag nandyan na yan, 2 years old na yung cacao mo, sigurado it will stay there forever. But if you will not succeed for the first 2 years, then plant again. Robert, sir, sinasabi mo plant again. Bakit? Yung first 2 years ba napakahirap, masyado bang sensitive? Opo. Paano ba? Opo, because in its juvenile stage, very very parang meron kang anak na just born and then the first 2 years talagang alagaan mo. Parang ganun lang ang sitwasyon. So alagaan mo talaga in its juvenile stage. Kaya sabi ko kanina, plant first a seeding para hindi ka ma-stress, hindi ka masyado maguluhan, anong gagawin ko dito. Kasi pag may seeding siya, parang nino-nurture siya ng mama, hindi siya mainitan masyado. So ito man lang ang init talaga, ang medyo crucial in the juvenile stage. Eh. Manong Bear, kung ang gawin is bilhin ko yung seedling, lagay ko sa isang lugar na hindi shaded, no? At may tubig. Ialaga ko muna, palakihin ko muna after 2 years bago ko itanim. Pwede, pero once you will plant that in the field, stress again yan. Kasi matanda na tinanim mo eh.
Okay. Yun. Not advisable. Pwede, pero hindi advisable. Ang pinakamaganda noon. Ang pinakamaganda noon, magtanim ka na muna ng kakao. Pag medyo lumalaki na, bumili ka maraming payong. Pwede, pwede, sir. Sige na nga. Pwede, pwede. Alam mo, gawa ng paraan. Ang every time na I have a farmers na forum, sabi ko sa kanila, this is only an eye opener. You might have something better than what I am telling you. Kasi you are the captain of the ship. Iba-iba yung terrain eh, iba-iba yung climate, iba-iba yung temperature. So, it would be you that you would decide what I am just sharing to you is just an eye opener. It is only part and parcel of what you will be doing in your field or in your farm. Oh, kasi sa aking experience, baka hindi pwede sa iyo. But I am telling you is everything the general wherein ganito pala kailangan may seed. So it's the advice is to keep on trying. Yeah. Oh. Anong seed maganda? O mahal ang papaya diyan. O papaya ang i-seed mo. Oh. Wala kang makuha na semilya ng saging. Tanim ka ng mais. It can still also be a seed. Depende 'yon sa iyo basta the general rule is when it's still in its juvenile stage, kailangan there must be a shading of to the minimum of 70% to 80%. Yung sinasabi mo 70% to 80%, Robert, ano, dahil sabi ko lalagyan ko payong ganong kataas yung 2 years old na nakakaw? 2 years old is more or less 5 feet. Namumunga na yan. Dalawa, tatlo, namumunga na yan. Mahirap payungan, Dok. Mataas na yun. 5 feet lang eh. 5 feet lang. Papaya. Tapos saka may benta yung payong. Papaya sa saging. Mabilis mamatay yan. Andiyan kasaba. Kasaba. Yan. Marami. Madaming kamote. Hindi pwede ang kamoting kahoy. Ano kasi sa farming is halimbawa, when you start planting, kasi banana yung iuna mo, when you start planting the banana, siyempre araruhin mo yung buong farm. Isang ektarya yun. Do not plant outright the banana. Anong gagawin mo? Plant first a cash crop or yung madali lang makuha. Okay, ano yan? You can plant yellow corn, you can plant sweet corn. And then, pag ang taas ng sweet corn parang 3 feet na, or 2.5 feet, para araruhin na para mag-abuno ka, time for side dressing, dyan ka na mag-layout, itanim mo yung saging mo. Pagtanim mo yung saging mo, because it is still young, kailangan din yan ng shade. Ang mais mo is harvestable 150 to 160 days. Pag harvest mo sa mais mo, malaki na yung saging mo. So, wala na yung mais. Huwag kang mag-stop ng pagtanim kasi meron pa rin papasok na sunlight. Ang principle kasi dyan is always put it in your mind that always overcome the weeds. Always overcome the growth of the grasses. Always overcome the growth of the weeds. So, anong gagawin mo? Matanim ka ng mga talong or mga gulay. Kasi in between the 3 meters, marami pang matanim mo dyan while waiting for the banana to grow. Okay. After yan, cash crop din yan. After 8 months, 10 months, wala na din yan. The last part that you will be planting is the root crops. Mga kamote, yung sweet potatoes, yung mga melon, yung mga kalabasa. Yan ang itatanim mo kasi mag-grow yan sa buong area mo. So pag mag-grow yan, hindi agad-agad tataas yung mga damo or mga grasses. So, continuous na ang tubo ng saging nyo. Mataas na yung saging, 8 months na, 10 months na. That's the time you plant the cacao. Because the cacao will stay there forever. So, while waiting for those days, kumikita ang farmer. Hindi na. Maraming pera ang farmer pag marunong lang talaga. Ayos. Ayos. Galing. Farmer inspiration talaga si Ben. Opo. Tamang placement. Yan, yun ang aking natutunan dito. Tamang placement. Tapos po, yung mga ideas. Huwag tayong mawawala ng
parang curiosity, paano ba magtanim nito? Ano ba yung mga dapat dito? Bilang farmer, dapat lagi kang open sa mga new ideas. Yan. And then, so, always ayan. Do the experiment. Yan. Experiment. Trial and error, sabi nga. Pero huwag na masyadong malaki. Kasi malaki din ang investment. Kailangan natin i-consider ang ating finances. Pero Sir Grover, maraming salamat po sa pagsama sa amin. It's my pleasure. Salamat. Maraming salamat din po. Ang dami po namin natutunan. Docora, yung tatlo mo, alam ko, nadagdagan pa yan. Yes. Pati mga root crops kayo, itatanim ko na rin. Ayan, maraming salamat po ulit, Sir Grover. Hanggang sa susunod po. And Doc Sosi, Kasendo, yeah. Maraming salamat din po sa pagsama. Hanggang sa susunod po, ito po ang Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo.